Kree, Doggy, and Tats. Ano yung pwede nating expect dito na picks from both teams? Tingin ko, ban na yung Franco. Or sakaling hindi pipiliin yun ng Bren. Pero tingin ko dito magkakalabasa na ng alas. Kasi nakikita na natin may lapu-lapu na bilang lumabas. Meron pang Hanabi na lumabas. So tingin ko, it's not that na nakaka-surprise kung mag-pick na naman ng isa pang conventional hero dito ng mga teams. Right. How about you, Doggy? What do you expect? What can we expect? I mean, it's so hard to predict right now kasi nasa 1-1 situation sila. Yung isa man na, if any of this team win this game 3, mas lalakas yung confidence nila. They will have the momentum. Bren need to win this if they want to have the momentum. Archangel, the same. And like Lestrado said, Archangel, there's so many tricky dun sa pick nila. Masyadong tricky sa mga pick. Masyado silang nag-over commit mm-hmm. for that pick. So, ayun yung naging problema nila. I think, if they're gonna do that, it need to be an insurance to win. Kasi, this is crucial right now. Yeah. Harith, syempre mo open. Kimi already banned out. Harith, Brock, and probably the Lunox as well. Ano pwede mapili dito ng Brain Esports. But I think that they prioritize Harith Paret. Yeah. I like the fact that they banned Lunox. I mean, kasi alam naman natin na si Bren, mahilig din siya mag-approach ng game from a two-mage perspective. You take that possibility away from them kasi napakalimitado nga natin when it comes to those assassins, those mages. But the beautiful thing is that Archangel now have gotten that Claude. Claude na pili ng Archangel, like you said, as well as the Grok. Pero itong Claude, napakatapang ng Archangel to pick up the Claude early at this early point. Well, we know naman ng Claude, napakahirap kontra it. I want to ask the pros, ano yung mga pang-kontra or pang-sagot sa Claude? I mean, saan, napredict ko to kaganina na sure, pag kinuha na yung Harry, tapos kinuha ng Archangel, yung Grok and Claude, instantly, they will go for that Chu and Leomord because they can, like, pwede nilang i-dominant tong pick draft na to kasi isipin ng Archangel, ano yan Chu niyan? It will be a fighter or a tank? Leomord is exceptionally super strong. Pwede niyang i-harass si Claude if Claude doesn't know how to position well. So this is super risky. And then picking that on Archangel, taking that Esmeralda is good enough to sustain. But paano nila gagawin yan if Bren will initiate directly pag habang wala pang shield si Esmeralda? Totoo yun. Well, adding to that, kasi yung Claude, well, ang only escape mechanism nun niya is the BMI or the Battle Mirror Image. Kung sakaling, sino mag-initiate? Si Joe mag-initiate, meron lagi nag-aabang na Leomor sa kabila. Or vice versa, ganun din. So, one of the best ways to control the Claude is at least take down, control him early game. Kung sakaling hindi mo siya makontrol early game, at least focus fire. Dapat lahat ng ultimate siya ipapunta sa kanya. But again, making it more difficult for AA. Yung Esmeralda din, kung maganda rin. But I think it's not that enough. Kulang pa siya when it comes to lockdown. So I think dito kung nakita natin, binan nila yung Akai. I think Bren is going for that Franco pick. And tinanggalan ni Akai, like you said, na yun yung magiging counter sa kanya. So 80% they might pick the Franco again since we saw that Archangel have that Grok, but Archangel, they have the last pick. They can counter-initiate that pick. So it's all about Archangel now on that last pick. Alright, now, Guinevere. Of the Guinevere na pinili agad dito ng Archangel. Actually, yung mga teams natin ngayon, parang ang bilis nila pumili. Esmeralda as well as the Guinevere, very strong damage source para sa Archangel. A lot of control as well coming out from this Guinevere. Hindi ganun kaganda win rate ng Guinevere overall, pero sa Archangel, it's actually really successful. Natural para sa mga teams, naturally will pick the carry laban sa isang Claude. And this time, since carry is available, Bren Esports are considering it. Is this the right decision para sa Bren Esports to answer the Claude with a carry? I mean, Rebo, he's super versatile. If you're gonna use that, if you're gonna use that carry, we know how he play carry. He's basically the one playing the carry on Bren's side. And then ako going for that Leomord. It depends, it can switch up, but I'm pretty sure it will be Rebo. He can dominate that Claude because he knows when to go in, when to dominate, when he reach certain level. I particularly like itong Bellerick laban sa Claude. It's kind of a classic counter. Dahil meron ka nga ng Flower of Life. And again, the damage from Claude is, maliliit na parang maraming beses ka mag-additional damage. Which means na mas maraming beses mag-proc yung Flower of Life mo. It's one of those natural counters. But for Archangel, mukhang gusto nilang gamitin ang pinanglalaso ng Bren Esports, the Franco themselves. We actually talked about this a little bit earlier. Yung Archangel, kaya nilang gamitin yung Franco. They've shown it to us before. And the fact that already walang Akai means that they can do it. Instead, of course, they go to pick the Mincitar, which is really, really good. Gustong gusto ko yung Mincitar pick. It's gonna help
help them get to the back lines, get to that carry, and at the same time, nullify, help them when it comes to a team fight situation. Meron na silang Grok. So I really think this Mincestar is honestly a really great pick. Wow. This Mincestar actually answers the Leo Mort and the Joe. Dahil hindi pwedeng mag-Shunpo, hindi pwedeng mag-Jeet Kune Do, as well as yung ultimate ni Leo Mort habang nasa ultimate ni Mincestar. But of course, mahirap nga namang gamitin yun. Now I wanna ask you, very quickly, sinong makakuha ng match point dito? Let's start with Illustrado. For me, Archangel. Because Archangel. I think the Mincestar is honestly a really, really great pick. It answers like 3 out of the 5 heroes on the side, you know, of Brand Esports. Okay, now, how about you, Kuya Doggy? Ano yung sayo? Okay. So, gusto ko yung Mincestar, another pick, another new pick coming from this meta. That's the new meta from Season 2. Now they have it on Season 3. Nilalabas na nila. It's super very good pick kasi first thing first, yung carry, second skill, dash. Leo Mort, dash. Pag may kabayo, dash. Harit, Chou. Basically, four na hero pick ng Bren is using dash skill. So, with that pick, it's super good. And if ang Bren may Franco, ang Archangel, they have that Mincestar to pull someone off. Pure glory, of course. So, Archangel, Archangel. Kuya Doggy, how about you, Kuya Tads? Bren ako dito. Ay, naku! Di, bakit? Kasi meron Belleric. Akala ko nung una, nung inover nila yung Franco, which is a very good thing against Belleric. Once nag-nature shield siya, may aalis siya agad on top of, or when it comes to clashes, mahihiwalay niya yung Belleric sa teamfight. Pero nung nag-Mincestar sila, yung hook kasi niya, kung merong hero sa likod ni Belleric, yun yung mahuhook, hindi si Belleric. That's true. So, yun yung pwedeng pang-control. Pati sustainability, plus the factor of Flower of Life, sabi mo nga kanina, sa Claude, isa sa mga hard counters ng Claude. Well, all about execution, pantay sila, but looking at the draft, I'll go for Brent. Okay, Brent, para kay Tugetan, ito na perfect pa rin sa kanyang mga predictions. Doggy naman, hindi pa rin nakakatama until now. But for now, kinatid kung makakatama naman ang ating mga shoutcaster. It's gonna be time for Manjin and Jinbu. Maraming salamat, Volt. At syempre, sa ating mga panel, tama ka dyan. Siguradong malakas ang tama ng ating larot. Lalo pat, game 3 na, 1-1. Yung ating race to 3, paunahan, makadalawang palalo. Mga kaibigan, Archangel versus Bren Esports. Instant reset atin ng iba to kagad sa laro. Let's go, Pompiang Technique! Red side ang Archangel at Bren ang blue side. Best of 3 na po. Lagi. Oh. Ladies and gentlemen, for those guys na bago sa esports, iba po ang mentality kapag lalaro ka ng best of 5. Oo. Asim laro ng momentum yan eh. Tapos grabe, ang daming mga techniques ang nare-reveal talaga dyan. Totoo. Clearly, yung draft later on nag-a-adjust based on the draft that was witnessed on the earlier games. Correct. Mga kaibigan, on the blue side ay ang Bren Esports Squad. Yuji onto the Harit Coco for the carry pain. Para siyempre sa Belleric. Ay, nako! Ay, malandi ata mga kaibigan! Ginulayan ni Norma! Ay, 1-1, nagkakagigilan. Haze onto the Joe Rebo para sa Leomord. At si Kuluwas naman gagamit ng Guinevere. Jeff Cutie forever, Claude, Rio ang gagamit ng Esmeralda, Lusty ang Grok, and Jay ang Mincestar. Kuya Shinbu, Luge ang Claude, 1v1, level 1, sa isang true damage passive na meron ng isang carry. Totoo yan. Actually, may kasama naman si Claude doon, si Dexter, pero medyo payat. Medyo payat. Tama. So, talaga lugi talaga siya doon sa 2v1 scenario na yon. Anyway, guys, para mas lalong mag-init pa itong ating laban, sa Realme boot po, may clappers na pinamimigay. There are clappers na given at the Realme boot, so make some noise with that. Yuji here, almost getting touched there by the energy wave. Mutikan na, pero 1-1 pa rin naman tayo ngayon. Correct. Hashtag RealGamingPro. And syempre, binabati ko rin ang Gamely and ang Smart. Pero kung yung Shinbu na ibigay na ngayon kay Mage.UG, another Action Jackson type of hero, the Harit, pare. Dalawa yan, di ba? Lunox o Harit. Or kahit ano, basta Action Jackson, hindi yung mga passive setup dito. And this is a classic din, kasi makikita natin ulit ngayon, si Haze on the Cho. And that is a Tank Emblem Cho, ha? Correct, Tank Emblem. Magpapakunan sila dito. Pero sure, Yupit, sabi ni Kiluwash dito, there you go. Second kill para dito sa Archangel. This is very, very interesting. Kiluwash, hindi si Rio. Ang nasa Guinevere, no? Oo. Nako. Pero they're shutting down Jeff Cutie. Yeah. Sabi ni Jeff Cutie dito, nako, he is actually at the dangerous spot, Kuya Shinbu, kasi mas mahihirapan siya kumuha ng farm dito. Actually, this is now a dead lane para kay Kuya mo, Jeff Cutie forever. But
pero nakapatay siya ng isa. Yung 1-1 kanina. Oh, yung 1-1 kanina kay Pain. So pareha sila 1-1 nga nung Beleric dito. Nung Beleric, yeah. Actually, yeah, na-push out nga si Claude doon. Expected naman yon, mini-roar na lang ng Archangel na makakuha din sila ng Turtle of their own. Oh, grabe. Nakita mo yung ano? Yung predictions, oh, pero pumasok sila parang lasty dyan. Sabi dito ni Kuya Ribo, ako din. Ako din, meron. Guys, napapansin nyo kung paano yung mga pro players maglaro. Predict. Nag-hook pa lang si Mincitar, nakatutok na yung mga talon kumbaga, ni Esmeralda at ni Guinevere. Kumbaga parang si Dr. Strange dito si ano, si Kuya Kiluwash. Nakita niya yung mga possibilities, yun nga lang, hindi advance pa sa advance, Kuya Shinbu. Kumbaga, nauna pa sa purse. Nauna pa sa purse. Mahirap yung kapag nauna ka sa purse. At early ka pa sa maaga. Totoo, minsan wala sa hulog yung ganun, di ba? Yun na nga nangyayari dyan, pare Koy. 1-2, 1 kill per minute ang nangyayari. Marksman setup ang dalawa dito. I like the Guinevere actually and the Esmeralda combination para dito sa Archangel. I'm very curious nga eh. Like Kiluwash, Guinevere is actually a proactive hero. Hindi ito yung usual na pinapag-split push mo. Totoo. Nakaibang approach ngayon ito ng Archangel. As in, ganito ba ka-flexible talaga Archangel? As in, here it's on the bottom lane side. Tingnan natin. Bulbasaur activated. Yung kanyang ultimation. At kita mo naman, wala pa rin magagawang sagot doon sa taas naman. Bitin na bitin ang Pokeball pero may hila na magaganap pero mukhang walang mapapatay. Ladies and gentlemen, actually, Kiluwa siyang nawala. Jay. Pero si Jay, nako si Kuya Jay. Oh, pero baka UG yan, Mr. Consistent. Shaken and shaken and bacon. May nakaduken, no? Kumahaduken. Sumasonic boom, machine, no? Nako po, mainit. Ito yung game 3. Mainit talaga yung laban. Game 1, Archangel. Game 2, Brennan Esports. Game 3 sa atin. Ganito yung ano, mapagpigil hiningang game. Yappy. Mga Bobby, habang si Lasty sumusubok ditong depensahan ng kanilang Torres sa bandang top lane, papasok dito si Jay. Okay. There's the Glock block, pero grabe naman. Yeah. Dash in, dash out. Hindi naman makakatuhog din doon. Siyempre, yung Minstar natin with the Spear of Glory. Turtle is now up into the map. Ladies and gentlemen, Coco being seen here into the mid lane side. Okay, okay. Tignan natin dito. Actually, the carry is a good counter din sa Glock, Kuya Shinbu. 7 to 12%. No damage on the passive. By the way nga pa pala sa information ng mga viewers namin, for the most part yung shoutcast namin dito, ang karamihan talaga mababanggit lang namin ay kung ano yung obvious totoo na nakikita ng player. At very best, we won't be giving out any information, any clue, any hints kung ano nagagalap at tinatago ng mga players natin dito kasi medyo semi-rinig pa eh. Tama ka dyan. Pero mukhang okay na natin sabihin dahil ang unang bagong ay mapupunta sa Archangel. So you want that exchange na may pick sa bandang taas pero sa bandang gitna, sino ang nawala? Si Kapitan. Sa Kapitan, tatlo na yung deaths ni Pain doon. At ito nga ba yung sinasabi ni Doggy na baka may tilteration na nagagaling kay Pain? Haze, shaken and bacon dead! At mukhang buhay pa si Haze! Hindi, natuluyan ni Esmeralda dito, sakto sa Aladdin. And now, sumunod na lang din yung ating Leo Mord. Three members of Brand Esports getting clapped there by Archangel. The Arabian Jutsu mula sa Archangel dito, Esmeralda. In combination with Jay, the Mincitar, Kuya Shinbu, sa loob pa kayo ng King's Landing lalaban. At hindi ako makapaniwala, kayang-kaya pala talaga galawin ni Kiluwash ang Guinevere. Ang Guinevere. Boy, siya ang nag-initiate. Yeah, it makes your team a very, very flexible. Gets? Grab. Akala ako, puro lang split push, puro lang Thamus, puro lang Hayabusa. Di si parang Kiluwash, hindi. May Guinevere pala hindi din. Hindi pala pwede yun. Yeah, fighter din naman si Guinevere. Totoo. Pero I was thinking for the most part that it is of Ryo na Guinevere player nila. She is considered a fighter mage. Parang Shinbu, hybrid ang galawan niya dito. And of course, with that passive, susundan at susundan ka talaga ng kanyang Psycho Ball. Yappy. Sina-psycho ka rin yan. And the more na meron kayong knock-up, mas mainit kayo. And ang mahirap kasi sa Guinevere, if you are running a marksman lineup, kung aasa kayo sa normal hits, kapag special migration niya, automatic yung una mong i-hit yung illusion. Yan, si Ribo, naghahabol ng babae dito. Mga kaibigan. Okay, Psycho Ball. Si Kiluwash yan. Tinusok. Si Bayan, Lamon pa! Ay, Bioelectric Queen! Yappy! Wala na siyang special migration na pwedeng magawa. Oy, meron! Hindi, alam po, special migration, Kuya Shin. May magic tap, pero andun pa rin si Ribo. Basta babae ka, tutukin ka. Stick them with the pointy end, sabi dito ni paring Ribo. Yappy. Hindi pwede yan. Wala ka naman. Tusok Gaming, ladies and gentlemen. Hari ng tusok. Ang hari ng tusok, mga kaibigan. But meanwhile, Claude dito, Jeff Cutie Forever, Demon Hunter Sword,
Golden Stomp, pwede na pumalag. Falling Star Moon. Okay, okay, Falling Star Moon. Still the shield on that one. Nakakapon si Coco at getting shattered down dito ni Jeff Cutie Forever. Tower Dive, baby! Oh my G, eto na ang Blazing Duet. Eto ang ayaw mo, paring Shin. Napakaaga nito ah. Namatay si Jeff Cutie Forever kanina. Pero around 6 minutes, the 6 minute mark, oo, meron siya kagad dalawang core item. Yun na nga eh. And you don't want that kasi ang Coco, ang isang Claude, aasa yan mamaya. Pala sa Art of Thievery, palagi na lang, napapansin ko yung mga Claude, they usually wait up to really get into that late game to be that unstoppable force, yes, not to be the count win. Pagpasok ng late game, pero si Jeff, hindi, anong late game? Sasama, alam mo, lumipat ako sa team na to, sasamahan at sasamahan ko to, hindi lang sa dulo, sa simula pa lang. Simula pa lang, and sabi ni Jeff Cutie Forever dito, I'm taking my talents. Tumunyos. Ako ang bagong Kevin Durant. I'ma join a new team. Yun ang magiging storyline dito mga kaibigan. Pero 4-9. Nako, eto na naman kung sino ata yung nasa blue side, yun ata ang nalulugi. And ewan ko, on this kind of play, there is a heavy demand to turn things around. Pwede. To get a multi-target knockup, to get a multi-target crowd control. Yes. And same situation ni Jay kanina, si Haze lang ang available nun. You would have wished na mayroong Minotaur si Pain dito. Correct. But of course, Pain's job is to mitigate, soak up the damage using the ultimate, the Balearic. Totoo, yung lineup din kasi dito ng Bren Esports, medyo biten sa Royal Rumble fight eh. Sa bayang pagbigkas, sa bayang suntukan. Meanwhile, like Angel, ang dami nilang setup para maibigay kay Jeff Cutie Forever yung Art of Thievery buff na pag umabot ng 10 stacks, para kang may libreng sprint. Yep. Kahit mag-sprint ka, tapos 10 stacks yun, habol ka ni Jeff Cutie. Wala lang kailangan na BMI. Wala nang BMI. Yung Blazing Duet, tapos 10 stacks, kahit mag-sprint ka, wala. Sasaluin mo yun lahat, Christian. Yappy, sir. We got the Windtalker yata dito para kay Reebok. Kung di tayo namamali. Windtalker or maybe the Deadly Blade. Pero, well, let's just wait out to how will that roll para dito kasi, again, ang kailangan ng Archangel, hindi lang yung item, ang kailangan ng Bren Esports, hindi lang items nila, yung setup talaga. Yes. And this is a nice opportunity, the Lord being taken in by Archangel, pumuesto si Ace, nasin pa si Killwash. Black Magic Kick, sabi dito, Killwash, pero may special protection, maka-cancel out, ladies and gentlemen. Tore, ay nako, Lord ang gusto Jeff, pero hindi pala, si Jay ang una mawawala. Pero nandito si paring Yuji sa malang gilid, naglabas ng Z-Force sa kanyang spada. Jeff Cutie Forever, this is your time, maybe, no, hindi. Sinagot pa rin siya ni Coco dito. Palitan mismo, tatlo para sa tatlo. Grabe, sabayang pagbigkas. Abay, nako! Ay! Si Coco! Huli cams! Ay, nako! Cardo! Cardo! Ba't kasi hindi pa matapos-tapos yung palabas mo? Coco Dalisay, mga kaibigan! Huli ka. Ang pinansagang Coco Martis! Oo, men. Ay, Diyos ko, kitang-kita. Huli comes. Huli sa damo, man. Huli sa damo. At ngayon, Archangel, gusto na nila yung Lord, parang Shinbu. Grabe talaga si Killwash dito. Real MP3. As MP3, kanina, MP3. Isa yung pinasimulan ng teamfight na yan. Oh! Haze trying to make that miracle play. No, he won't. And now, pasok doon si Killwash ngayon. Tapos tingnan natin kung paano sasagot dito yung Bren Esports. Walang ano dyan, objective. Iniwan ang kapitan. Ay! Isama mo pa yung Liamar dyan. Grabe, pero matitira si paring Ryu dito. Siya ang magiging sacrificial hero para sa Archangel. There is the King's Calling. Oop. Mahila doon sila magagana, pero wala. Lastly again, nagba-box out, naglalagay ng slow dito si paring Coco, pero tignan nyo yung minimap, mga chong. Oo nga, mga tricks. Jeff Cutie Forever sa taas, ang nasa gitna yung Panginoon, at dun sa baba yung Mincitar. Archangel, ito yung ayaw na ayaw. Ang mga kalaban nila sa Archangel. You don't want this. Laging na may pressure. Hindi lang yung Archangel, pati ang Onage. Lagi silang nagpa-pressure. Oh my G, sinabi natin, Bren Esports ang nagsimula ng pressure cooker gaming. Pero ngayon, pressured na naman sila on the blue side. I like this Grok Block technique sa bandang Tore kasi wala kang choice eh. Kailangan mo talagang lumayo kasi pag lumapit ka ng onte, easy setup yon sa spear ni Jay para hilain ka, Kuya Shin. Kasi dalawang choke points na lang yun. Dalawang choke points na lang. If ever you want to deal damage. Pero of course, may means it naman for that AoE wave clear. Yes. Yeah? And yung range kasi ng spear ni Jay, aabot din sa axis ng Tore. Kapag nasa gitna ka ng Tore, pwede kang abutan. Aba, alam mo pala yung axis. Yan, boy, mat yan, na isasulat. Tinuro sa grade 4. Second year high school naman. Ano naman? Geometry. Ewan ko, majority nga ba yun? Pero yun, boy. 12 minutes in, ladies and gentlemen. Oh my, hindi ko pa rin masabi, question mo. How do you deal with this? Winter Truncheon para kay Ryo. Oh my glove. Yung lineup din kasi ng Archangel, pare, Jump Brothers eh. Oh. Jumping Spider. Oh my tatalon God. Si Guinevere. Sobrang wildcard nito. Mga kaibigan, oh again, remember,
kung sino manalo dito, very, very close sa championship match point po sila. Dahil nga, momentum-based na ang isang best of three. Ay, oo, tama, Kuya Shin. Ngayon pa lang magkakaroon. Demon Hunter. Demon Hunter, so, Sikari. Ano yung first score item? So, probably the... Golden Stop. The Endless Battle. Endless Battle. Endless Battle. Went for the Demon Hunter Sword. He wants to get the shred. Yes. He wants to get the shred na lang. Usually, go for the Thunder Belt after after the Golden Stop. Pero yun na nga. Kera naman dito sa may panaka para kay Haze. Pero mukhang wala pa rin tayo makikitang makakakuha ng death mula sa Bright Esports. The Holy Crystal na binili. Pabis manikilibos dito. At napamali, napaloob dito ngayon. Si paring Joe Haze pa rin, no? After the Immortality. Gonna be say goodbye. Last thing, Eric Trump na double kill already. Para naman siyempre kay Rebo. Coco Dendels defending their own turret against the Minion Waves. Nakay Coco Dalisay na ata ang bola ngayon para sa side ng Bren Esports. Kuya Shinbu, nice usage of the first skill, the spinning light wheel to slow down the enemies na pumapasok sa loob ng base. 80% slow yung spinning light wheel na yun, Kuya Shin. Yeah, you would have think na push na sana yun ng Archangel, pero tinaasan ng Bren Esports ang kanilang depensa at hindi ito maliparan ng Archangel sa kanilang opensa. They need one good blazing duet na magmumula kay Jeff Duty Forever dito. Mukhang mas gusto niya yung burst type na laban. Kasi again, napag-usapan natin jumping spiders ang Archangel. You have the special migration. Okay. A falling star moon. It na-shoot doon sa King's Calling. Tapos dun ka mag-blazing duet sa loob. Mga kaibigan, nanunood ang buong Pilipinas. Again, we are just down to the last two teams here. Eto na. Dito sa ating MPL Season 3. Chin. Na 14 minutes na tayo. Oo. Isa lang ang ibig sabihin niyan. We are at the late game now. Ganun na nangyari dito, Hoshi. Mala Doctor Strange. Nasa dulo na talaga tayo. Dulo ng walang hanggan. Ito na yung panahon na binigay mo yung time stone, no? Binigay na yung time stone ni Thanos. Ganun na ang mangyari dito. Corrosion Sight. Parang Shinbu, sama mo pa ng immortality. Ang yaman ni Jeff Beauty. Pinakamayaman, ladies and gentlemen, kung nakita niyo yun. Pwede siyang bumili ng Mustang. Pwede niya tayo ilibre lahat ng milk tea. 12,900. Pwede siya bumili ng Realme. Oo, ma. Pasok na pasok. Oh my. Realme 3 Pro. Oo naman, oo naman. Gaya tayo dito, mga kaibigan, goes for Haze. That is actually a big misstep there from the Joe. At doon, nila ika-cash in yung pick ng mid-sitar. Oh my G, all ganda the shields. All the shields kay paring Rio dito. Di ba, maputi na ang buhok. Pare, more than 5K ang buhay niya. Yabby. So kung puti na yung buhok niya, 10K yung buhay niya, ganyan. And hindi yan. Yung buhay kasi ng Esmeralda, hindi siya countered as max HP. Uh-oh. So yung mga true damage percent na meron yung carry, wala lang dito sa shield. Pasok. Ganun pa rin. Kailangan i-bounce pa rin. Oh my G, ladies and gentlemen. Lilipad na nga ba ang Archangel dito, paring Shinbu? Yun nga ang malaking katanungan. Gaano kapal at kataas ang depensa pwedeng magawa ng Bren Esports ngayon? The Lord is already pushing in favor of Archangel. Obviously, that is gonna be going in to the mid lane side. Of course, Bren Esports would just go into their own base. It's very, very risky, especially with the pickups of the Spear of Glory. Magic Dump then ng Guinevere dito. Mm-hmm. That they go out, they can easily get a knock-up mula sa mga membro ng Archangel. Here we go. Pero galit na ang Lord. Sumugod na. Eto na naman. Mga kaibigan ng King's Calling. Pumasok pa ang Falling Star Moon. Nakakaagad sila mga kaibigan ng Kibili dito. Ultimate siyempre ng ating Balerik. Pero makikita mo naman yung bawas at buhay dito ni Jayne na maalam. Yung Lord ngayon ang nasa pagkutang harapan. At si Jayne naman ay mawawalan dito ng ating Immortality. Oh. Pero Killwash would make an answer dito. At dun sa may bandang baba ay mawawala na rin ang ating Inhibitor Chariot. Mission accomplished para sa Archangel. Chill lang. Gawin nating makulay ang mundo. Archangel. Ating mundo'y gawing makulay. Oh! Pero nako, nawala na ng buhay. Yeah. Si paring Jeff Beauty Forever. Jeff Beauty Forever getting delivered into the base. That is a misplay punish here by the Bren Esports squad. Sigaw lang Archangel. Aliyup mula kay Hay. Sabi ng Bren, oops, no easy basket. Though makuha nila dito ang mga tore. May line of defense pa sila. They have all the damage in the world, paring Shinbu. What's interesting dito, hindi ko makita ang Berserker's Fury to give the crits na magmumula dito kay paring Yuji. Sinasabi ng Bren Esports dito, rising star kayo, pero tandaan nyo, kami pa rin ang buwan dito, kami pa rin ang Bren mismo. Kami ang nagpauso ng lang malakas. Oo, kami lang ang malakas, mga kaibigan. Yes. At ngayon, dito sa Season 3, kung saan ang dami ng malakas, tignan natin at tunghayan kung how will all of this one conclude. Here goes for Jay. Oh. And Jay getting destroyed here. Items cashing in by the carry. Thunderbelt available. Killing spree para kay Coco Dalisay dito. 2 minutes in ng ating papasok na Lord.
pa-end of season na. Pa-end of season na yung serye ni Coco. Yung serye ni Coco Dalisay, mga kaibigan. Having the Thunder Belt for the extra HP. Pwede na lumaya yung Vendetta. Vendetta dito, mga Bobby. Okay na. Oh my G, na kay Coco ang bola. Yeah. At that rate, yes, guys, ang lamang na lang po dito ng Archangel ay yung pressure sa gitna at dun sa may bandang baba. Pero guys, do not ever think na kapag nagkaroon ng clash dito, surety ang panalo kaagad ng Archangel. Magkaiba. I don't think so. I think napaka-risky na ng carry dito. Ating pagmasdan sa tingin ko, paring Shinbo, ha, kapag nag-clash, kagaya nga ng sabi mo, yung dalawang carries, yung dalawang marksman sa laban na to. 6-2-3, si paring Coco, 4-4-8, si Jeff Cutie Forever. Medyo consistent. Yes. Magandang KDA. Yes. Pero sa galaw nila, madidetermine ang laban dito dahil late game na tayo. And remember, Coco has a Beleric. Beleric is still in the late game. It's still Beleric. It still mitigates the damage. The Beleric Clinic. Yeah. Which is sinabi natin kanina, yung passive ni Beleric dito, yung Flower of Nature, isang semi-counter sa isang marksman kagaya ni Jeff Cutie Forever. And look at that. Of course, the obvious counter for Coco, hindi naman talaga basta susugurin ni Jeff Cutie Forever. Yan. Again, ang gagawin or ang habol kay Coco dito ay ang mga tulad ni Ryo, ang mga tulad ni Killua's. But Rose Gold Meteor is now available as well for Coco. Oh, you cannot easily burst him. May Thunderbelt pang kasama. May Thunderbelt pang kasama. So kada Phantom Step mo, may proc ng kuryente. Oh, 1-2-3 Phantom Step. Sasabayan, sasabayan ni Coco dito yung kulog ng kidlat, Kweshin. Oh my God. Mararamdaman mo, katahimikan ngayon ito sa Nef Pavilion. Mainit, mainit. Aim high, paasay, binabati ko ang ating mayor. Mayor Calixto. Repin from ka nga pala. Repin from Pasay to, boy. Lahat ng mga taga-Pasay dyan. Aim high, pero balik tayo sa ating ball game, Kuya Shinbu. 19 minutes, napakatagal ng ating laro ngayon. Stall game ang nangyayari, mga kaibigan. And of course, guys, we cannot disclose anything here. We want that our players correct the most of their own position. Paksin na to, pero ayun, nakita ni Lasty, siyempre si Pain at si Coco dito. Actually, nagkakabentahan na dito ng items, Kuya Shinbu, just to get the immortality item. Yabby. Para lang ma-extend yung team fight dito. Actually, inaantay ko nga na may mag-malefic roar na nga Pwede. Pero na yung pagpwersahan na talaga ng push eh. Pero piling ko buka malabo kasi everyone is just preparing with this kind of itemization for the team fight. The team fight, I think, will happen in front of the Lord. Ito na, oh my glove. Brace yourselves. Kapit sa mga upuan. Cameraman, Aloboy, let's go. It's time. Here we go. Kasipa. Black Magic Kick. Naku po. Daong, sabay gera dito. Napatumba yung Winsitar. Pero may mortality yan. Sa ibang bahagi, inabot si Jeff Cutie Forever dito na control. Ang kanyang blazing duel. Oh my G. Doon sa bandan likod. Ryo and Lasty. Ay, naku po. Nandito si Paige na, Juji. Sabay Ryo and Lasty. Avengers. Assemble. Archangel. Magmamamba out na. Biyapi at walang pwede. Ay, hindi. Hindi, tinitingnan. The Crash Gear! Yung mga Crash Gear! Yun na nga eh. Si Ryo, ay nako, Ryo! Ay nako! Dalawang Street Fighter! Oh my God! Shoryuken! Ryo trying to redeem himself again. Nakita ko na to. Salamat sa Exec! Ryo! Ginagawa mo! Winter Traction ng kamatayan! 1-1! Bren Esports! Sila lumamang doon sa laban, paring Shinbu. Nakita ko na to, Trix. Sa replay, Trix. Na-replay to. The replay. I saw it from the future. You come from the future, bro. Pinirata pa nga to sa YouTube. Yun na nga nangyari, Bobby. Ilang beses na. Isang one hit. Remember that video, Trix. It was Ryo trying to finish the game. Parang ganun din. Kaso ang nangyari, Kuya Shinbu, hindi isang one hit yung base. 14 million hits pa. Siguro nga mga 6 na 1 hit yun. 10 beats. Isang 14 million hits. 10 beats, mga best. Oh my G, what a finals, Kuya Shinbu. Again, the one who's trying to come back here ay ang Bren Esports. Dinala ng Bren Esports ang espiritu ng Signal Ultra dito. You know that they're the one who denied Signal Ultra was slot papunta sa MSC. At kita nyo mga Bobby D, basag ngayon yung mid lane turret. Anong nangyayari? Ang ganitong trend, this is in favor of Bren. Unang turret, Kuya Shinbu. Let's see, Kuya Ryo, pumipesta na naman dito. But meanwhile, ang tunay na Hunter. Oo, pero syempre, nakandaan lang din tayo. Kalma. Syempre, tingnan natin. Again, di tayo talaga pwede mag-redeem
reveal ng mga kahit anong mga plano. Correct, ng mga plano. Ng mga black magic. Kumbaga, samahan nyo lang kami, ladies and gentlemen, sa pag-acting na kunyari walang naglo-lord, walang nagtitape ng objectives. Dahil mas gusto namin na mas tama at mas guys, maibigay ng mga players again ang maximum potential nila. What you are witnessing in front of you dito sa Le Pavilion ay ang daan, okay? Ang tunay na daan. The last fight in crowning the strongest Mobile Legends team sa buong Pilipinas. Kuya Shinbo, I like the Wind of Nature pick para kay Coco dito. It can negate some of the damage na meron sa Blazing Duet. Of course. Sakto yun. Yung cooldown ng proc nung ano nun, medyo mawawala yung Blazing Duet dito kapag na-timingan. 22-minute game, ladies and gentlemen. And ang hirap sa akin, si Dr. Strange lang ang nakakaalam. Ng future. How will this end? Ng future. Ang problema dito, Kuya Shinbo, bawal natin sabihin kung ano ang future kasi hindi mangyayari. Nagkakabintahan na ng boots. Wala nang boots-boots, sabi ni Coco. Even though, mahilig siya sa mga sapatos. Ganon. He's willing to give up his shoes para lang maging kampiyon. Tama ka dyan, Kuya Shinbo. Pero gusto kong pagmasdan dito si Jay, kasi nagiging battle type na rin siya dito para having the BOD. Okay, tumunog na. Pinasimulan na ng Bren Esports ngayon ng Lord. That one we can easily mention. They're also scouting. Grabe ang respeto kay Lasting. Respect. Sobrang grabe ang respect the MC. Respect the MC. Mag-isa lang talaga siya doon. Pero you can actually see they aborted it. Yeah. Napaka-risky daw. Yes, parang Grok. Eh, tingnan mo ha, 16 assists. Bobby, ultimate playmaker. Ang Grok ni Lasting dito. And actually, pwede niya malasit. Kasi pwedeng umabot ng 1K. Yung damage ng power of nature. Indeed. Parang imagine. Oh my G. Ino mo na tubig. Sana ganyan ka mag-carry. Sana ganyan ka mag-cloud. Mukha lang. Alam mo, nag-training na ako kay Kuya Doggy. Matix nga tayo. Pero sana ganun ka rin mag-Selena. Anong parang kanina, Kuya Shinbo. Pero kidding aside, ladies and gentlemen, eto na ang laban. Alright, we got the ultimate getting forced out of Lusty here. Of course, you have to remember this is the classic and signature Archangel playstyle. Oh, pressure across the map. The pressure plus the sandwich technique. Mga kaibigan, ito ang tunay na lipad Archangel. Napakataas ng scope nila in approaching a game. They always make sure that the sidelines are always getting pushed. Correct. Not to mention the Lord always getting checked. Yun na nga eh, parang walang may gustong mag-face check ng Lord dito eh. Kasi kung sino pwede mauna ng Lord, di mo alam, nako, eto yung Shoryuk at Violet Requiem. Yeah. Special migration out, nilabas ang Phantom Rebo dito. Phantom Stop. Patay ito! Si Kuluwash! Okay, that is it, ladies and gentlemen! Tumatagod ito ng alamang milyon, pero tuloy tayo sa laban natin. Champion of Forever Casting is, of course, he's Blazing Duet. At kita mo, wasak pa rin doon si Lasty ngayon. At wala pa rin napapatumpa mula sa side ng Bren Esports. Oh my G, sabi ni Captain Pain dito, let's go, Rebo! With a beautiful initiation onto Kiluwa, sparring Shin. Rio going for the miracle play. Oh. Despite all the doubts against him, he will still go for the dive. Ladies and gentlemen, Jeff QT forever wants to go for the pressure. The Lord has been slain. He's going for the push. Para sa Beleric dito. Oh, yes, the medium wave. The medium wave going for the push as well. Pinatungan ang Lord. And it's still not yet over. Hindi pwede yan. Bren lang malakas. It ain't over till it's over, Bobby! Oh my G! Sabi ni Jeff Cutie, teka! Hindi ako si CKTD! Sister team ko lang yon. Akala ko ako si CKTD! Oh my G, pare! What a game! What a game! Bren Esports! And I doubt this is still over! I doubt this is still over! Yes, my lord! But the timers are quite short! Ito let's go for the push! Hayes pumasok! Ten, 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 ten! Ten! Nakumulado ang dalawa! Bren, mukhang mabaliktad pa, Kuya Shin! Hindi lang nga mga kaibigan, but time is the throne saying it's goodbye! Bren Esports at match point here! Taking this game 3 on a 2-1! Ay! Naku po! I can't believe...